Magandang umaga po sa inyo. Ako si Pastor Leo, and for those who just came here for the first time, okay, welcome po kayo dito. Kakaroon tayo ng kasiyahan at aalamin natin ang upang plano ng Panginoon mula nung nilalang niya ang buong mundo hanggang ngayon. Okay? Kailangan ho eh, kasi sa inyo malang sa akin. And by the way, meron po ho tayo maliban ho dun sa flat screen na irarapon, may isa pa ho. May isa atang kotse na irarapon. Pero yung windshield, nandun yung flat screen. So, nakasakay kayo sa kotse, nakasakay kayo sa PlayStation. Ganun. So, ito nga ang apat na linggo ng ating pagsasama-sama sa anniversary ng Lupom ay ating pagbubulayan, pag-uusapan ang core values. Ano ba yung core values? Ito po ang pinakabuod ng ating pinaninindigan at pinapahalagahan bilang isang pamilya. Sabi nga ni Mira kanina, natuto siya paano pumilo sa isang pamilya. Ito pong Lupom ay isang pamilya. Ang iglesia po ay isang pamilya. Hindi lang siya yung isang lugar kung saan pumupunta ka, nakasampung taong ka na doon, wala ka pang kilala kahit isa. Hindi yung gano'n ang turing natin sa Lupom. Bagamat ang Lupom ay isang iglesia, ang nais po natin ay una, ang iglesia ay maging ospital. Okay? Libre po ang paggamot. Lalo na sa mga lolo at lola. Ano ibig kong sabihin? Ang iglesia po isang ospital, kung ikaw ay sugatan sa iyong damdamin, pwede kang pumunta rito at hindi ka apak-apakan, hindi ka hubusgahan. Bagkos, yayakapin ka upang makatindig ka muli. Ang iglesia ay isang pamilya kung saan we want you to belong. We want you to feel that you belong to a family. At pangatlo, huwag niyong kakalimutan ito dahil ito kadalasan ang nakakalimutan ng maraming iglesia. Ang iglesia ay army din. Ito ay sandatang lakas. Okay? Para sa atin na gumaling na at naging bahagi na ng pamilya, meron tayong pagkakataon na ipaglaban naman yung taong hindi pa kayang lumaban sa pamamagitan ng panalangin at salita ng Diyos. So, welcome po kayo lahat dito. And for the first value, we're gonna talk about the word grace. Sabihin niyo grace. Yan. Kung meron man po akong natutunan sa teamwork, sa team building, by the way, ang nanalo po dyan sa team building ay sigaw nga, 1, 2, 3! Grace! Yung team 3 po, o team 3, ay team ko. Next na po kayo, sila lang yung nanalo. Okay? So, natutuwa ako sa kanaman. I'm so proud of the 22 youth who have been there. I'm so proud of you. You are all leaders. What we're doing here is, bata pa lang po sila, tinuturuan na natin sila mamuna, maging leader. Simple lang naman maging leader. Just like last week, di ba? May binigay ako sa inyo, simple lang maging leader. You take responsibility, you initiate, and you solve problems. When you do that, you're a leader. Okay? Hindi mo kailangan maging presidente, hindi mo kailangan maging senator, hindi mo kailangan maging congressman. Sa maliit na paraan, simpleng paraan sa pagiging ama, kuya, ate, pwede tayong maging leader. At sometimes, sa ayaw natin sa gusto, nagiging leader tayo, di ba? But the easiest way to be a leader is to solve problems. Sama sa barangay nyo, pag ikaw yung mahilig mag-solve ng problem, ikaw yung mahilig mamigay, kasi wala mo kami pang-pang-pang-sahin. Bigay ka ng konting bigas. Susunod nun, ipoboto ka na nun, barangay captain. Hindi, totoo. Totoo. Problem solvers are the people that people want to be leaders. Now, as a leader, hindi lang po ako nagpunta doon sa team building para mag-facilitate. May natutunan din ako na kailangan ko pa ng grace. Okay? Ako kasi yung tao, ayoko nakakita ng mali. Masyado akong strict po. So, that day I learned, and even now, as I'm looking back, nakita ko na kailangan ko pang mag-exercise ng so much grace. Ano ba ibig sabihin ng grace na yun? Ibig sabihin lang ko, hindi naman ibig sabihin pabayaan na lang natin kung may nagkakamali, may nadadapa. Hindi ibig sabihin nun. Because ang grace po kasi ay isang bagay na ibinigay sa atin na Panginoon. And in explaining grace, I would just like to borrow some ideas from a pastor in Reality LA, isang church ito. Sa Hollywood, his name is Pastor Jeremy Trin. Gusto kong hiramin yung ibang ideas niya. At
Napakinggan niyo po ba yung balita lately patungkol sa direktiba ni Papa Francis? Ay, wag Papa. Bakit pakinggan Papa Francis? Pope Francis. Napakinggan niyo ba? Na binigyan ng direktiba na kahit ang ordinaryong mga pare ay pwede na akong magpatawad kasi lumalaganap na ang aborto sa Pilipinas. So, binigyan niya na kahit yung ordinaryo. Actually, nung narinig ko lang to, nung ko na ipag-isip-isip, hindi pala lahat ng pare, okay? I'm talking about the Catholic Church, okay? Hindi pala lahat ng pare ay binibigyan ng pagkakataong magpatawad ng kasalanan. May mga level pala siya kung ano lang yung pwede nilang patawarin. So, itong direktiba ni Pope Francis ay sinasabi niya kahit yung ordinary parish, siguro mga parish priest, ay pwede nang mag-absuelto kung sino man ang lumapit sa kanila at humingi ng tawad patungkol sa ginawa nilang abortion. Pero in the case of God, hindi lang ho naisipan ni Lord na magpatawad ngayon, kahapon, ng isang linggo, ng isang buwan. Okay? Noong papong panahon ni Adan at ni Eva, ang pagpapatawad ay nasa puso na niya. Pag sinabi mong grace, it is synonymous to God. Anong synonymous? Pareho. Ang grace daw po ay hindi isang bagay. Marami yung nagsasabi na grace ay parang isang tao. At ang maganda po sa grace, hindi lang sa isang bagay. Isa ay, siya ay isang kaloob. Sabi niyo, grace is a gift. So, grace, hindi mo siya pwedeng bayaran eh. Kasi bigay sa sayo. At hindi mo siya pwedeng dapat meron ako niyan. Hindi. Grace is given freely. And I believe when Adam and Eve sinned, hi Dr. Richard, hi Karisma, welcome to the Philippines. Okay. Si Richard po ang kauna-unahan, doktor, ano mo po. Okay. Sa Chicago na po sila naninirahan niya. So, nung panahon ni Adan at ni Eva, si Adan at Eva ay ano nangyari? Anong ginawa nila? Kumalong sulagat. Sila ay nagkasala. Yan, tama. Nagkasala. Ang galing mo! Tingin nga isang biskuit ulit. Kanina binigyan niya ako ng biskuit eh. Mabunguting bata. Nagkasala si Adan at si Eva. So nung namulat ang kanilang mga mata, sila ay nagkasala. Ang ginawa agad nila, nagtago sila. Sila ay kumuha ng dahon. Ang tawag doon, fig leaves. Okay? Fig leaves. Hindi ko alam eksakto kung ano siya sa Tagalog eh. Ano ba yung fig sa Tagalog? Hindi naman baboy. Hindi. Fig leaves. Fig leaves. So, nagtakip sila. Kaso, nung dumating si God, hinahanap sila, natakot sila. Nagtago sila. Kasi alam nila hubad sila. Pero ang nangyari, si God, nung sila, kasi kailangan nilang lumabas ng harding. Kailangan nilang lumabas sa presensya. Kasi kung sinuway nila si God noon, ang tiyak na konsekwensya noon ay kamatayan. So naputol, namatay yung relasyon nila sa Panginoon, spirit to spirit, namatay yun. Although yung katawan nila ay nakakapaglakad, nakakapag-isip, ang kanilang espiritu, yung presensya nila sa Panginoon ay naputol. So pinalabas sila ng Panginoon sa harding. At bago sila pinalabas, para sa akin, this is one of the greatest or one of the best way that God expressed His grace. Parang sinabi ni God, huwag yan ang isuot nyo, masisira yan. Alam mo ginawa ni God? Alam mo yung ginawa ni God? Sino nakabasa? God made them clothes out of animal skin. Ginawa sila ni Lord ng damit gawa sa balat ng hayop. Galing ni Lord eh. Alam niya na paglabas nila ng hardin, medyo kailangan nila mas makapal na damit dahil gamitin is may taglamig, may taginit, may spring. So, kailangan nila ng makapal-tapal na damit. At nakita ko yung grace ni God na kahit nagkasala sila sa kanya, kahit sasama ang loob ni God sa kanila, nasaktan siya. Ginawa pa rin niya, hindi nagbago yung kanyang pagiging Diyos, yung kanyang pagiging gracious. Pinalabas nila sila na dinamnan pa. At para sa akin, yun ang kauna-unahang gesture ni God na gagawa siya at gumawa siya ng paraan para patawarin ang kasalanan ng tao. Hindi ba noong unang panahon, ang sakripisyong binibigay upang takpan
Okay? Upang takpan ang kasalanan ng tao ay pumapatay ng hayop. I believe din, bago mo makuha yung balat ng hayop, kailangan mong pumatay ng hayop. And I believe God did that for Adam and Eve. So that one day, a perfect sacrifice will be given because God is so gracious. Hindi lang naisipan ni God na noon, mga kautusan, ngayon, grace. No, hindi ko ganun. God, si God mismo, pag sinabi niyong grace, si God yung mismo. Because God, grace is a gift. And God is not just a giver. Ang grace po ay kaloob na walang bayad. At ang Panginoon ay hindi lamang nagbibigay ng grace. Ang ibinibigay niya, when you talk about grace, ang ibinibigay niya ay yung sarili niya. Okay? Kanina po, today is, ano ba ngayon? Sunday. Gift ko sa'yo. Sunday. So, I gave a gift, a new one and an old one, to somebody whom I like to know better. Kamusta? Ayan, hindi po. So, ang usapan po, if you like to know somebody better, yun sa masyado kilala, give that person a gift. At I've known Vipo for just 3 weeks. So, I want to know him better. And I believe God keeps on continuing to give gifts because He wants to know us better. And in that way, we will know Him better too. Tipin nyo na lang, meron kayong mga bagay, although lahat tayo unique, ibig sabihin kakaiba tayo sa isa't isa, meron tayong mga bagay na kaloob ang Panginoon kung saan magaling tayo. Lahat siya, hindi mo pwede sabihin, wala kang galing, wala kang alam. Hindi. Meron sa inyo, natuto mag-drive, magaling mag-drive. Okay? Sino na nakapag-drive mula Tagaytay hanggang Batasan ng Isabora? Kaya to, Tino. Basta walang tao sa kalsada, kaya. Malapit lang po yun eh. Kaya yun. Sino marunong magluto sa inyo? That's God's gift, eh. At even kahit hindi ka pa marunong magluto ngayon pag nag-aral ka, because God keeps on continually giving gifts, matututo ka. Sinong mahilig kumanta sa inyo? Sinong mahilig sumayaw? Nung bang pinanganak ka, pinag-pray mo na yan? Di ba na-discovery mo lang yan? Diba? Sinong mahilig magturo sa inyo? Okay? Sinong mahilig magpatotoo? Patotoo, ibig sabihin magbigay ng testimony. Ayan, si Louie, mahilig yan. Speaking of patotoo. Oh, patumata. Patotoo. Patotoo. Kasi po yung mga kabataan, tinext ni Jesse. Si Jesse po kasi ako ay sinanukom. So siya ho yung gumagawa. Basta may gusto kong magawa, Jesse, text mo si ganito, may mga to, kadang naman sulat si ganito. So tinext ni Jesse yung mga kabataan, sabi niya, magpapatotoo kayo sa Sunday. O yung isang tagal sumagot. Ang tagal! After a while, sumagot din siya. Ang tanong niya, henna po ba? Ang basa pala niya, magpapatato ka sa Sunday. Pero that gave me an idea. Kasi, the third Sunday of our anim celebration is Creativity Sunday. I was thinking of that. Kaya alam ba, mapagod si ate na eh. Kasi, di ba, pwede na magpalagay ng henna. Bala po nga ako magpatato talaga eh. Sino may mga tato dito? Coach, asam si coach? Yan. Si, yan. Bala ko magpatato dito, para po na kami naman. Bawal magpatato. Just kidding. But you know, speaking of tato, speaking of mehikaw, speaking of ano ma ang pagkakamali, nyo, ano man ang nagawa nyo, noong nakaraan, the grace of God is taking your hand. Yan ang masasabi ko sa inyo. Napakalaki. Walang kasalanan napakalaki na hindi pwedeng ayusin ng grace ni God. How does grace work? Eh, gusto nyo malaman? Mamaya ako sasabihin sa inyo. Okay? How grace works. Kaya lang, kadalasan, ang nakikita natin sa grace, o dyan, available yung grace ni God. So pwede tayong magbago, pwede tayong magsisi, at pwede tayong magsimula ulit ng palibago. Kaso, nakikita lang natin yung grace, parang
parang yung nakalipas lang, babalikan lang natin siya. Ay, oo nga. Grabe yung grace ni God. Ang grabe nung kasalanan ko, pero napatawad pa rin niya ako. So, binabalikan lang natin yung epekto ng grace. Hindi natin siya niyayakap ng buo kasi we need grace to begin with, in the middle of our journey, at hanggang matapos, grace ni God. Kadalasan, ina-apply lang natin yung grace ni God sa sarili nating kaisipan na yung grace ni God ay pang-umpisa lang. Tapos tayo na hindi kilos. Tapos pag kumalpak tayo, pupunta na naman tayo kay God. God, nagkamali na naman ako. Tapos, ayan, okay na naman. Diba? Ganun yung grace ni God. Talaga papatawarin ka. Tapos, balik ka na naman. Nagkamali ka na naman. Balik ka na naman. No. We begin with grace. We move on with grace. And we continue with grace. Lahat yun, grace. Wala tayong kinalaman talaga doon. Kahit yung sitwasyon natin ngayon, sinasabi natin, diba, meron ganito, pag nag-take ka ng communion, sinasabi mo ito before, sino nagsabi nito? I am not worthy to receive you, but only say the word and I shall be healed. Sino pamilyar ba? Yeah, I do that. Yeah, when I was young, I used to do that. Pero you know what? Ang nangyayari kasi doon, bagamat maganda yung totoo yan. Just say your word and I shall be healed. Kaya na, pag sinabi ni Lord, healed ka na, huwag ka nang bumalik na may sakit ka pa. Diba? Diba? I'm not worthy to receive you. Okay na, yun ang sitwasyon natin. I'm not worthy. Okay? But only say the word and I shall be healed. Ibig sabihin, pag nagsalita si Lord, yung pagiging unworthy natin, mawawala na yon. Eh bakit babalikan na naman natin? Diba? Para makatanggap ulit tayo ng grace. No. Ito, i-discuss ko sa inyo yung ilang misconception, yung maling akala, maling pananaw sa grace. Okay? Kadalasan po kasi dahil napakalaki, napakalawak, hindi malirin, hindi masukat ang grace ni God, akala ng tao, unang-una, ang grace ay permiso para magkasala. Grace is not a permission to sin. Kasi nga, si God, trabaho niya magpatawad eh. Ang trabaho ba ng tao magkasala? So parang perfect match, di ba? Magkakasala na lang ako, patawarin mo na lang ako ng patawarin. Tama ba? Hindi. The grace of God is supposed to bring us to a place kung saan, Opo nga, Lord. Mamaya, explain ko yung grace of God. Opo nga, Lord. Nagkamali ako. Thank you sa grace mo. I would like to move on. So, kailangan maingat din tayo sa words natin kasi our words becomes our faith. Faith comes from hearing and when you hear something, it becomes something that you believe in. Kahit mali. Minsan po nag-uusap kami ni Ate Joan, no? And you know what? Ang isang tao na confident sa alam niya, kahit mali, susunod sa isang tao. Kaya maraming, di ba? Christopher, gang leader ka dati, di ba? Marami kang nahakot na kabataan. Pero mali yung pinaninitigan mo. Pero marami kang nahakot. Bakit? Dahil confident ka dun sa pinaniniwalaan mo. A lot of people would like to follow somebody who is confident. Kaya lang, depende sa pinaniniwalaan mo. And God, this is what God's grace says. I'm not giving you a permission to sin. I'm giving you grace. You can get out of sin and move forward. So grace, alisin nyo na, grace is a permission to sin. No, it's not. Pangalawa, maling akala ng tao is ang grace ay panakit-butas. Narinig nyo na ba yung kasabihan do your best and God will do the rest? Narinig nyo na yan? Ang mali kasi dyan sa kaisipan na yan ay parang mag-uumpisa ka sa isang gawain na hindi mo tinatanong si Lord. Kaya ang sabi ni Lord, commit your plans to the Lord and He will make it succeed. So yung sinasabi ko kanina, umpisa grace, middle grace, ending grace. Beginning grace, middle grace, ending grace.
puro Christian. Hindi dahil nagkaroon na tayo ng kaisipan kung ano yung tama at matuwid, hahakbang na tayo sa ating sariling kaisipan at gawa. We always need the grace of God. Kailangan natin ang kaloob na walang bayad ng Panginoon. Wala akong eksakto kasi translation ng grace sa Tagalog, hindi siya habag, hindi rin siya awa. So ang eksakto, ngunit napakahaba ay kaloob na walang bayad. Yan ang pinakatama na translation niya. Kaloob na walang bayad because it is a gift. Parang sa Tagalog, nasa Diyos ang awa. Napansin niyo ba, gawa ka na ng gawa, wala pa rin nangyayari? Gawa ka na ng gawa, life doesn't get better. Kasi wala yung grace ni God. The favor of God is not there. First, we started with ourselves. We started with just what we know. Doon tayo nag-umpisa, doon lang sa alam natin. If we start with our will and continue doing our way, that's death. We have to do God's will, God's way. And what's God's way? Grace. Walang bayan. Grace. So, ang grace po ay hindi panakip, butas. Pangatlo, hindi ho nagkamali si Lord. Ano yung ibig kong sabihin dito? Parang, yung grace is that nagtataas si Lord ng standard niya. Kasi noong unang panahon, nung tinawag niya mga Israelita palabas ng Ehipto, ay binigyan niya sila ng 10 kautusan. Ganito kayo mamumuhay. Okay? Balikan niyo ho, yung mga katulad kong Catholic ng background, balikan niyo ho yung 10 commandments sa Exodus 20. Balikan niyo, iba ho siya kasi doon sa nangituro sa mga pangaral natin. Balikan niyo siya ulit. Okay, para alam niyo eksakto kung ano yung 10 commandments. So, Panginoon na hindi nagkamali, so nagbigay siya ng kautusan. Pagkatapos, pagdating ng New Testament na rinig natin, we're living in a period of grace. Tayo'y nabubuhay sa panahon ng kaloob na walang bayad. Narinig niyo na yon? In the New Testament, we're living in a time of grace. Even yung sabi ko nga sa inyo kanina, panahon pa lang ni Adan at ni Eva, ando na ang grace. But God gave the law. Binigyan ng Panginoon ang kautusan ng mga Israelita upang makita nila sila ay may kasalanan. At dahil sa kasalanan nito, hindi nila kayang burahin. The grace of God says, you cannot do it for yourself. But the grace of God says, because you cannot do it for yourself, I ask Jesus to do it for you. That's why our righteousness is based on Jesus. Pwede mo sabihin, kung tunay na nabubuhay ka at tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon, pwede mong sabihin ng buong tiwala, ako ay matuwid dahil kay Jesucristo. Tuwing tinitingnan tayo ng Panginoon, because of His grace, ang nakikita niya si Jesus. Siguraduhin lang natin na tayo'y namumuhay ayon sa pamumuhay na si Jesus. Because Jesus is the way, the truth, and the life. But if we do, ay, grabe ang pabor ni God. Grabe ang pabor ni God para sa taong nabubuhay na ayon sa buhay ni Jesus. So, hindi yun ang kamali si God. Hindi niya parang sa New Testament, kahit sino pwede mong mahalin, kahit sino pwede mong pakawarin. Hindi yun ang tinataas yung standard. That was His standard from the beginning, in the middle, and at the time that Jesus comes. Grace will always be there. Yung isa pong maling kaisipan ay kailangan po kumilos tayo para magkaroon ng grace. Pinagtatrabahuhan natin yung grace. Hindi ko pinagtatrabahuhan ng grace. Gift nga siya, kaloob na walang bayad. Kahit magtrabaho ka ng walang bayad, parang kapalit na rin yun, parang makipag-pray. Lord, gagawin ko sa iyo ito, bigyan mo ko ng grace. It doesn't work like that. Kaya minsan meron yung magbabayad ka para pag-pray ka. Ang tawag, indulensya ba yun? Indulensya, di ba? And then merong lakad ka ng doon. Ginagawa ko yun ng bata ko eh. Sasama ako ng mami daddy ko. Pero nalakad ako ng doon kasi kakain kami yung pagkatapos. Sino na sa inyo naglakad ng doon? Palod. Meron na ba? Yan.
Wala akong nakikita masama sa paglalakad ng nakaluhod. Siguraduhin mo lang na tama ang motibo mo. Kasi kung naglalakad ka ng paluhod at sinasabi mong God, bayad ko to doon sa hinihingi ko sa'yo. Malina. Dahil kay God, sa pamamagitan ni Jesus, ibinigay na sa atin ang lahat. Through Jesus Christ, wala nang pwedeng i-withhold ang ating Ama sa atin. Lahat sa'yo na. Kaya hindi pwede ang grace ay may bayad. It opposes to effort. Yung, sorry po kung merong katamaan, okay? Ito lang kasi nakikita ko. Kasi ginagawa ko ito ng araw eh. Okay? Eh, hindi naman din efektibo. Rosario din ako ng araw. Okay? Nagnonobena. Pag pinuklat mo, nakatulugan mo, ulit ka na naman. Meron akong kilala di. Nagro-rosary ka sa gabi. Siyempre, may tulagan yung ano na yun. Pag nakatulog siya, kung sabi ito yung tinatapos, mag-uumpisa na naman yun. So, umpisa na naman siya ng umpisa. So, hindi na siya natatapos kasi lagi siya nakakatulog. Alam niyo yung grace ni God, kahit nagpe-pray ka, huwag mo naman sanayin yung sarili mo. No? Ito yung grace ni God eh. Masyadong radical si God. Kahit nagpe-pray ka, nakatulog ka, maunawa ka na. Baka nga kunin ka pa, iduyan ka, kawawa ka naman pag napag-ibigan. Ganon si God. Bumawi ka pag-isip mo, Lord, so hindi nakatulog ako pag napag-ibigan ako. Kasi minsan, inuuna natin yung gusto natin hingin kesa mag-establish ng relasyon. Kaya nga, Our Father. Ang unang itinuro ni Jesus pag nananalangin yung relasyon, Our Father. Huwag yung Panginoon. Diba? Panginoon ho siya, hindi Panginoon. Panginoon, Panginito, Panginyan. Diba? So, willing magbigay si God. God is generous, God is extravagant when it comes to giving. But ang gusto ni Lord, mabago tayo, kaya niya tayo binibigyan ng grace. At huli, ang grace ay hindi lamang para sa mga Diyos na mga tao. Niisip natin ay, yung church, para lang yan sa mga banal. Tapos pagpunta mo doon, nag-church ka, balik ka sa inyo, saan ang galing doon sa Alive Alive? Sino na na ganun? May dala ka pang Biblia. Ay, speaking of Biblia, nung araw po, di ba dati mga awit ako? So, sa bar kami kumakanta. So, meron akong makilala kapatid ho ng singer, and he's the only boy in the family. Siyang sila magkakapatid, walang babae. Siya lang yung lalaki. Minsan dumating yun. Dumating sa ano? Sa lugar ng pinagkakanta. May dala siyang Biblia. Kung saan kami kumakanta, kung saan kami nagpe-perform, may dala siyang Biblia. Tuntuwa naman kami. Kasi flagship siya ng pamilya eh. The only boy, tigas ang ulo, rebelde. Tuwan-tuwa kami. Ngayon, pagpunta sa kwarto, sumama siya sa amin. In-expect namin, sasalita siya. Binuksan niya yung Biblia. Tapos pumila siya ng isa. Yung pala, pinabalot yung damo. Wow! Ay, nako. Pero alam nyo, nabalitaan ko, karamihan sa mga kapatid ng mabahal ay more than me. Siya, hindi ko alam eksakto kung ano nangyari. Pero yung mga balita ko, yung isa asawa ng pastor. So kahit na gano'n ang kaisipan at ginagawa natin dati, siguro hindi Bible yung dala natin. Iba yung paraan natin para manloko na nagtabihin o yung mapinuntuntahan ko. And yet, the grace of God can take that away. The grace of God doesn't only cover, it takes away. Just like the blood of Jesus. Kasi nga, ang binibigay ni Lord siya mismo. Kaya sinasabi ni Lord, gusto kong manahan sa iyo. Because I want you to taste and experience my grace. Pero hindi lamang po ito para sa mga taong maka-Diyos na. Ito po ay para sa lahat. Kaya wag po kayong mahihiya na pumunta sa iglesia ng Panginoon. I have lived there, outside, and I've lived here since I was 30 years old. Magsi-60 na po ako. Bibihira po, makikitaan niyo ng tao may grace sa labas.
sa labas. Sa labas. Kaya nga we need discipleship. We need to conquer ourselves. We need to conquer our families. We need to conquer our communities. We need to conquer our city. We need to conquer our nation. Nation transformation and then world conquer. There's a need for that kasi ang tingin nga lang nila, ang pagiging banal ay para sa mga church na hindi. Kaya nga gusto tayong gawin banal ng Panginoon dahil hindi tayo banal. At may paraan siya, His grace. Ang pagiging banal ay hindi prerequisite para matanggap natin yung grace ni God. God wants us to receive His grace so we can be holy. It is the grace of God that makes us holy. It is not our work. Kahit kumakad ka ng luhod mula rito hanggang welcome, sa katirikan ng araw, hindi ka magiging banal. Tandaan mo yan. Eh, kahit magtiri ka ng kandila mula rito hanggang welcome, hindi ka magiging banal. Kahit magfasting ka araw-araw, hindi ka magiging banal. Tanging ang grace lamang, ang presensya ng Panginoon sa buhay natin, ang siyang gagawa sa atin at sa pamamagitan natin upang tayo ay maging banal. Yan ang grace ni God. So yung mga konseptong yun, misconception, tanggalin na hon natin. Hindi siya permiso para magkasala, hindi siya panakiprutas, hindi siya nakukuha sa gawa, hindi rin ho siya para lang sa mga Diyos. Okay? Siya po ay para sa lahat, lalong-lalo na doon sa nais magsimula ng panibago. Kaya nga yan ho ang title ng ating, yan ang theme natin sa anniversary, Bagong Simula. Ang maganda kay Lord, kung alam nyo mga katagang ito, His mercies are new every morning. So araw-araw, pagising natin sa umaga, ay isang bago pasimula. Pagising mo, bigla kang nagising, gusto mo namang bago. Pwede na yun. Okay na yun. Punta ka sa pinakamalapit na church, hanapin mo yung pastor, sabi mo, pastor, gusto ko na pong magbago. Okay? Wala yun, hihintay mo pa yung Pasko. Di ba tayo mga Pilipino, hinihintay natin yung Pasko para magpatawad. At sa Pasko na lang ako magpapatawad. Kaya lang, pag Pasko, pinapatawad natin yung mga inaanak, di ba? Patawad, anak, na next year na lang. Minsan, naghihintay tayo ng Biyernes Santo para magpatawad. Hindi yun. The grace of God is every day, every moment. Sa bawat sandali, available po ang grace of God. Ngayon, may tatlong kaawa, yung grace ni God. Okay? May kaawa yan. Unang-una, pride. Alam niyo yung pride? Kayabangan. Pag ang taong mayabang, sasabihin niya, ay, hindi ko kailangan ng grace ni God. Kaya ko to. Tulad nga ako na sabi ko kanina, gawa na tayo ng gawa, wala pa rin nangyayari. Kaya tayo ng kaya, wala pa rin nangyayari. Trabaho tayo ng trabaho, okay? Wala pa rin nangyayari. Kapatid, ba't din natin subukan magpakumbaba? Lord, Ikaw ang Panginoon ng Panginoon at Diyos ng mga Diyos. Aayon na lang ako sa iyo. Aalisin ko yung kayabangan ko. Pahingin ang grace mo. Tatanggapin ko yung grace mo. Anyway, it's available anytime. It's available anytime. Pangalawang kalaban ng grace ay yung sense of entitlement. Alam niyo, napag-aralan natin yan eh. Dapat meron ako niyan. Dapat inutulungan nila ako. Ha? So, when you demand the gift, grace is a gift. But when you demand it as a right, nawawalan ho siya ng kabuluhan. Nawawalan ho siya ng kabuluhan. Dapat, the grace of God makes people grateful. When the grace of God is at work in someone's life, ang taong ito ay nagiging mapagpasalamat. Hindi niya sinasakal yung grace na walang nagiging epekto sa kanya. Because when God gives Himself, we have to cooperate with Him. Hindi naman tayo ginagawang robot ng Diyos. Pinababayaan pa rin niya tayo mag-desisyon. Pero pinupulit niya tayo mag-desisyon pa ng matuwid. At last, in self-pity. Kung I'm pride at sinasabi, I don't need grace, yung entitlement, I deserve grace. Ngayon, yung self-pity,
I'm not good enough for grace. I'm not good enough, Lord. I don't deserve your grace kasi ganito lang ako. Yung sobrang baba ng tingin mo sa sarili mo. At sometimes, yung sense of entitlement, minsan, mas mataas pa yung standard natin kay God. Ang sabi lang ni God, tanggapin mo. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart, you will be saved. Simple, di ba? Confess with your mouth and believe in your heart. Okay? Katapos, you will be saved. Huwag na huwag natin dagdagan ng gawa. Perfecto na ho yun. God's way of giving grace, perfecto na ho yun. Huwag na natin dagdagan. Huwag na tayong lumakad ng doon. Huwag na tayong mag-arbena. Huwag na ho natin ano pa gawin natin. But once sinabi natin, Lord, I am a sinner. I need you. The grace of God is at work. At wala na ho tayong pwedeng idagdag ka dahil ang ginawa ni Jesus ay perfecto na. Walang lapis, walang kulang. That is the grace of God. Now, I want to tell you a story that would perfectly describe kung ano ito yung tinutukoy ko sa inyo. Alam ba yung kwento ng nawawalang anak? The parable, most people know this story about the prodigal son. But I would rather call it the prodigal father. Kasi yung prodigal, ibig sabihin ng generous. Okay? Extravagant. Mas extravagant yung father kesa sa anak. So, let us read these verses from Luke 15 verses 11 to 26. Okay? Basahin ko. To illustrate the point, Jesus told them this story. A man had two sons. The younger son told him, Father, I want my share of your estate now before you die. So his father agreed to divide his wealth between his sons. A few days later, this younger son packed all his belongings and moved to a distant land, and there he wasted all his money in wild living. About the time his money ran out, a great famine swept over the land, and he began to starve. He persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him into his field to feed the pigs. The young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him, but no one gave him anything. When he finally came to his senses, he said to himself, at home, even the hired servants have food enough to spare. And here, I am dying of hunger. I will go home to my father and say, Father, I have sinned against you both. I have sinned against both heaven and you, and I'm no longer worthy of being called your son. Please take me as a hired servant. So hanggang doon muna po tayo. So itong bunsong anak na ito, dalawang anak, yung bunsong anak, hindi yung mana niya, at kabastusan ko kahit sa kultura ng mga Pilipino, ang hingin ng mana mo, ng buhay pa ang iyong magulang. Tama? Okay, huwag niyong hihingin yung mana niyo, baka ipamana sa'yo ng magulang mo, eh, utang lang. So huwag niyong hihingin, abang buhay pa sila. So, ang anak na ito ay humingi ng mana at ibinigay ng tatay. Okay? Sabihin ako sa inyo, pakinggan niyo. Lahat ho ng ginugugol natin dito habang nasa mundo tayo, sa masama man o sa mabuti, ito po lahat ay galing sa Panginoon. Unang-una na dyan ang katawan ito. Anong-anong ginagawa mo sa katawan mo? Ha? Inaalagaan mo ba yan? Pinapatulog mo ba yan ng maayos? Pinapakain mo ba yan ng maayos o tinitipin mo dahil ang Panginoon mo ay salapi? Sinabaling di ka kumain, basta meron kang salapi. Dahil hindi ka kumain, magkakasakit ka. Saan mo gagamitin yung salapi, ma'am? Sa gamot. Mas gusto mo bang uminom ng gamot o kumain na masarap na pagkain? Mamili ka. So ito pong bunsong anak na ito, kinuha lahat ng kayamanan niya ayon sa kanyang parte. Doon sa kanyang mana, at siya ay naglayas, at lahat ito ay inubos niya. Winaldas niya sa pamumuhay na nais niya.
So, ako rin, oh, tulad ko dati, ako ho yung singer na hindi nakabili ng sarili niyang microphone dahil lahat ng kita ko ay winawaldas ko. Di ako mag-ipon. At siguro nakaka-relate kayo sa sinasabi ko. Okay? Kaya ngayon, every time narinig ko sa inyo, pinipilit ko kayo. As in, sabihin niyo na pinipilit ko kayong mag-ipon. Dahil mahalaga po yun. Okay? Pero nung siya ay naubusan na ng pera, nagpresenta siya magtrabaho sa isang may-ari ng lupain, at siguro inaakala niya, sabi dito kasi, about the time his money ran out, a great famine swept over the land. Talagang malas. Nawala na siya ng pera, nagtarumpa ng tag-utom. A local farmer, he persuaded a local farmer. So, pinilit ng isang magbubukid. Okay? Magbubukid. So, anong ginagawa ng farmer? Anong ginagawa ng magbubukid? Ha? Nilalaba? Nagtatanim. Saanin? Yun ang ginagawa ng magbubukid. Yun ang ginagawa ng farmer. Pero anong pinagawa sa kanya ng magbubukid? Alaga ni baboy. Ginawasang tagapag-alaga ng baboy. Siya ay nagpapakain ng baboy. So siguro ini-expect na, oh, ay magtatanim ako. Okay lang. Sinong okay lang dito magtanim? Okay lang sa inyo mag-alaga ng baboy? Ayo. Anas liyo. Jobong naman. Hindi. Hindi naman ako tinawag. Ano ah? Yung pag-aalaga niya ng baboy, hindi po sa yun. Isapilitan na. Kasi wala nang makakain. Kung mag-aalaga ka ng baboy, gawin kong negosyo. Huwag nila pipilitan ka kasi wala ka na magawa. Nakita nyo? Ito sapilitan lang tayo, wala na siyang magawa. Ano pang sapilitan dito? Wala na siyang makakain. Kahit yung kanin baboy, gusto nyo nang kainin. Ang ganda na, talagang hino na siya kasi ang tingin na ito sa kanin baboy, masarap yata kainin ito. Diba? Parang kare-kare, halo-halo eh. Parang kare-kare. Noon lang siya nakakita ng kare-kare na may balat na saging. Kasi naalala mo nung bata ako, pag pinalola ko, lahat ng tira nyo, alagay nyo rito, bibigyan natin, ilaga kami isang baboy. So kahit yun, pagtsatsagaan niya, sisikmurain niya, malamnan lang ang itsan niya. And then, he came to his senses. Okay? Tingin mo ay katabi mo, tingin mo kung matubid na pag-iisip. Patingin mo, matubid na yung pag-iisip ng katabi mo. Kung hindi, ganunin mo, yanikin mo. Hindi, nayanik eh. Nayanik yung bunsong anak. Doon sa sitwasyon niya, nayanik siya eh. Nakula na akong makain, wala na akong pera. Mas yung trato sa akin ang pinagtatrabahuan ko. Ang lupit pa. Ay, nagising siya. Nagising siya, sabi niya. Oh, buti pa sa bahay ng tatay ko. Kahit yung pinakamaliit na alipin, ang sarap ng pagkain. Sabi niya, uuwi na lang ako sa amin. Okay. Tayo na mga naligaw ng landas. I always tell this to people. Pag kayo naligaw ng landas, go back to your roots. Sino ang roots mo? Una, si God. Pangalawa, sa magulang mo. Huwag kang magtago sa barkada mo, kapitbahay mo, kaibigan. No. Pag nagkamali ka, bumalik ka sa inyo. Sundin mo yung payo ng magulang mo. Kahit pagalitan ka pa na, eh, nagkamali ka eh. Pero I tell you, pag nagising ka sa katotohanan, bumalik ka sa magulang mo. Madali kang makakaabot. At bumalik ka sa tunay na magulang mo. Si Lord. So, inisip nga ako nung bunsong anak, babalik na lang ako sa tatay ko. Dahil doon, kumakain ng maayos, laging may sobra. Walang namamatay sa gutom. Ako'y nagkasala sa aking ama at sa kalangitan. Yun ang sinabi niya. So, pagpatuloy natin, so he returned home to his father. Nagising na siya. And while he was still a long way off, malayo pa lang siya. Siguro, andito yung tatay niya sa Batasa. Siguro, nandun siya sa... Ano yung ano dyan? Freedom Park. Siyempre, walang mga building kasi bukirin yun eh.
Nakita na siya ng tatay niya. His father saw him coming, filled with love and compassion. Filled with love and compassion. Summarize natin. Filled with grace, he ran to his son, embraced him and kissed him. His son said to him, "Father, I have sinned against you." So sinabi niya na yung pinapractice niya. "Father, I have sinned against you. I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son." So ito na. Ito na yung kaisipan. Dahil nalugmok na siya, at bagamat nagising siya sa katotohanan na siya'y nagkasala, yung isip niya na iwan. At madalas, marami ho sa atin ganito. Nagsisi tayo, inamin natin na may pagkakasala tayo, gusto natin magbago. Kaya lang, yung isip natin, naiwan doon sa nakalipas. Ang sabi niya, babalik ako sa tatay ko, kaya lang, I'm not worthy to be a son. Hindi ako karapat-dapat tawagin pang anak o maging anak. Okay. Sa original hubang plano ng Panginoon, ano ba tayo sa Kanya? Tayo ba'y utusan? Tayo anak. Kung sino man ang nais magbago at magising sa katotohanan ni Jesus, siya ay ibinabalik doon sa estado ng pagiging anak. Unang estado. Okay? Unang estado kasi kailangan mawasak, mag-iba ang kaisipan. Tulad nito, yung grace ni God, kahit hindi ko pa nakikita lubusan yung pagbabago mo, ito yung grace ni God. Tatawagin kitang anak. Yan ang grace ni God. Anong ginawa ng tatay? Ito daw yung picture ni God. Yung tatay nitong bunsong anak na kinuha lahat ng mana niya. But his father said to the servants, ang sabi ng anak, "I'm not worthy, nagkasala ako sa iyo, nagkasala ako sa kalangitan. So, gawin mo na lang akong alipin." Kaya kung minsan kahit bumabalik na tayo kay Lord, walang nangyayari sa buhay natin. Kasi isip, alipin. Naghihintay tayong utusan. Hindi ho. Ang anak kasi gumagawa ng pusa. Ang anak responsable. The children initiate. And the children solve problems. Yung alipin, naghihintay lang yan. Tayo ko ang mga tubig! Hindi ho yan magpupusa dahil bayaran. Hindi ho tayo bayaran. Tayo yung mga anak. So the father said to the servants, "Quick! Bring the finest robe in the house and put it on him. Get a ring for his finger and sandals for his feet. And kill the calf we have been fattening. We must celebrate with a feast for the son of mine was dead and has now returned to life. He was lost, but now he is found." So the party began. Hindi ko na huwag isa-isahin yung simbolo. Hindi ko yun ang punto ko. Next time na lang. Pero nung sinabi nung anak, hindi na ako karapat dapat tawagin anak mo. Anong ginawa ng tatay? Lahat ng simbolo, lahat ng patotoo na siya ay anak, finest robe in the house, isinuot sa kanya. Okay? Kasi yung robe, ibig sabihin, ay royalty yun eh. Sinakluban siya. Diba? Katulad ni Adan, paglabas, may paalala si Lord, hindi pwedeng dahon ng damit mo, itong balat ng hayop. Ganyan din yung tatay nito, kahit nagkamali ka, anak kita. Pagkatapos, sinuutan siya ng singsing, yung authority ng pagiging anak. And then, the sandals for his feet, isang panyapak, chinelas. Robe, ring, chinelas. Ang chinelas po, kasi noong unang panahon, ang mga alipin na kayapak. Ang mga anak at amo lang ang may panyapak. So, ang sabi ng anak, hindi na ako karapat dapat tawagin anak mo. Gawin mo na lang alipin. Anong ginawa ng tatay? Minsan nagsalita, "Loko-loko kasi, hindi mo iniima na." Hindi na sinermonan yung anak. Malayo pa lang. Pinuntahan niya, iyakap niya. At nung nagsasalita, siguro yung anak, siguro magsasalita yung anak, ganito yung ginawa niya. "Bilisan niyo! Lahat ng patotoo na anak ko to, ilagay niyo sa kanya."
Mamaya na kami mag-uusap. Pero sa oras na ito, gusto kong ipakita ang aking grace. At yan din ay binibigay ni Lord. Gusto kong ipakita ni Lord yung grace niya na kahit hindi pa tayo nubusan ng babago, gusto niyang establish na sa ating isipan, ikaw ay aking anak. Kasi kung tayo mananatili, pumunta nga tayo sa church, kasi nananatili yung isipan natin, nakapilit sa kaisipan na tayo ay alipin, habang buhay na huwag tayong alipin. Pero hindi. Sino ka nga ba? Sino ka nga ba? Yung sigurado, isa, dalawa, tatlo. Anak ng makapangyarihan Diyos, tagapagmana ng langit at lupa. Hindi ko po inimbento yan. Pinagsama-sama ko lang yung nakalagay sa Biblia. Kung sino man daw ho ang tumanggap kay Jesus na pinapanginoon tagapagligtas, tulad ni Jesus, siya ay tagapagmana rin. Yan po ang grace ni God. Na kahit patuloy tayo babago-bago ng isip, patuloy tayong nadadapa, yung grace ni God, siyang nagbabangon sa atin. Siya yung nagbibigay ng lakas sa atin. Yung sinasabi niyang hindi kita iiwan ng pababayaan, that is His grace. Hindi lang ito sa panahon na tayo ipipit. Hindi. Kahit itong anak na ito, wala na. Nabago na lahat sa kanya. Ipinalik ko siya sa kanyang estado. Siya ay anak muli. Siya uli ay tagapagmana. Biro niyo yung kinuha niya lahat. Hinati niya. Paano na lang natira doon? So kung matawag, abuhay tatay niya, si kapatid doon siya, younger siya, buya niya, saka siya, ihahati. According sa hatihan ng mana, di tatlo yun. Sa tatay niya, sa kapatid niya, saka sa kanya. Imagine niyo yung kinuha niya dami ng kayamanan. Winaldas na, inubos niya, huwi siya. Gutom, walang damit. Ganun pa man, because of the grace of his Father, dinaktan siya, ibinalik ang kanyang mga anak. Pero, dun sa kapilang banda, okay, dalawa sila magkapatid eh. Meanwhile, the older son in the fields working. So, andun yung kuya niya. When he ran home, he heard music and dancing in the house. And he asked one of the servant what was going on. Ang sabi ng servant, your brother is back, he was told. And your father has killed the fatted calf. We are celebrating because of his safe return. So the older brother was angry and wouldn't go in. His father came out and begged him. But he replied, all these years I have slaved for you and never once refused to do a single thing you told me to do. And in all that time, you never gave me even one young goat for a feast with my friends. Yet, when this son of yours comes back after squandering your money on prostitutes, you celebrate by killing the fattened calf. So, nagalit yung kuya niya. Bakit ganun? Itong punsong kapatid ko, inubos na lahat ng pera niyo. Eh ako lagi akong nandito. Lagi naman ako nandiyan-church ha. Diba? Asher pa nga ako. Nandilid pa nga ako ng worship eh. Tumutugtog pa nga ako. Lagi ako nandito. Ba't di ba ako binibigyan? Kahit man lang pang-blow out ko sa mga barkada ko. Tanong ko, humingi ka ba? Alam mo bang available sa yon? O katulad ka na nitong kuya na utak alipin. Sino ang unang kinausap nung kuya nung may gusto siya itanong? Yung alipin din. Eh, utak alipin nga eh. Anak nga sa nangyayari, pero utak alipin. Pwede rin tayo maging ganun. Anak nga tayo ng Panginoon, pero utak alipin. So, makausapin mo, yung kapwa mo alipin. Imbis na tanongin mo yung tatay mo, tayo, ba plano natin?
paano mo malalaman yung para sa'yo kung ang kakausapin mo ay hindi rin nakakaalam kung ano yung para sa kanya? But the grace of God says, lahat ng ito ay para sa'yo. His father said to him, look, dear son, you have always stayed by me and everything I have is yours. So, itinitikla ko sa pangalan nito ng Panginoon, everything that God has is for you. Siya ang kausapin mo. Siya ang tatay mo eh. Huwag yung alipin. Huwag yung umaalipin. Huwag kang makikinig. Lalo na taliwas ito sa pananampalataya mo. Taliwas ito sa mabuting balita. Taliwas ito sa tinuturo ni Jesus. Huwag kang makikinig. Ha? Ano yan? Pang-araw-araw, madami yan. Kanina-kanina tayo nakikinig. Oh, bigyan mo lang ng antibiotics yan, tatlong araw. Doktor ka ba? Masama ho, epekto ng antibiotics pag hindi nyo alam po ilan na ibibigay, ilang dosage, diba? Huwag ko tayong basta makikinig. Ah, itali mo na lang yan din sa ano, sa... Ano yun? Abularyo. Ang sabi mo ng Biblia, kung meron daw may sakit, dalhin mo sa katandaan na iglesia, papahiran siya ng langit, at gagaling siya. Kung muna, dalhin sa albularyo. Dalhin mo sa katandaan. Dalhin mo sa pastor ng church mo. Dalhin mo sa leaders ng church mo. Diyan mong ipag-pray kung sino man ang may sakit. Bakit? Yun ang sabi ni Tatay. Kung makikinig sa alipin, makinig ka sa kapwa mo rin, anak. Makinig ka sa tatay mo. Because God is so much generous to si God. So, nagsiselebrate ng ako sila. For your brother was dead, and now has come back to life. He was lost, and he is found. Minsan po, dahil may kaalaman tayo patungkol sa ating Panginoon, ay nakakalimutan na natin magbigay ng ibinigay sa atin ng Panginoon. Grace is a gift wherein God gives Himself. Ang kaloob pong walang bayad ay isang regalo mula sa Panginoon na siya mismo ang binibigay niya. Hindi ho lang siya nagbibigay. O, ito grace, bahala ka na ganun. Hindi. When you say grace, siya mismo, ito ako, tanggapin mo ako. Yun yung sinasabi ni Lord when He is giving grace. Ito ako, tanggapin mo ako. Dahil gusto kong mabago ang buhay mo. Di ba? Di lang mga tao. Ito ah, normal to. Minsan gusto natin pumosisyon doon sa mga tao may kapangyarihan. Gusto natin kasama tayo doon sa tao may kaya sa buhay. Di ba? Gusto natin minsan dumikit sa mga politician. Di ba? Ganyan dito sa Pilipinas, di ba? Eh paano pag wala na yung politiko sa posisyon? Paano kung naubos na yung may kayang sinasamahan mo? Si Lord hindi nauubusan. He will never run out of grace. Kaya merong nupong. Dahil kung naubusan ng grace ang Panginoon, ang unang kinidlatan dito sa nupong ay ako. Pero mahabagin ang Panginoon, punong-puno ng grace ang Diyos. Daba, bangon! At sa bawat pagbangon natin, grace ni God ang nagtutulak sa atin. We start with His grace, we continue with His grace, we get to our destination by His grace. It's by grace we have been saved through faith, not by works, so that no man should boast. It is by grace.
Everything in the kingdom of God is by grace. Lord, tell me what to do. I'll do it for you. Hindi ko pwede, ito yung ginagawa ko para sa'yo, bayaran mo ako. That's pride. That's entitlement. Hindi. Lord, nagkamali ako. Mali yung paraan ko. I need your grace. I want to start all over again. Kais ko ng isang bagong simula. I want to start with your grace. I'd like to move on with your grace. And I'd like to finish with your grace. Kaya darating yung panahon, kakaharapin na natin si Jesus, sasabihin na sa atin, because of God's grace, you did well. Great and faithful servant. Darating yung panahon, makakaharap natin si Jesus. And because of His grace. Huwag mo isipin palpak ka. Huwag mo isipin wala kang alam. Huwag mo sabihin wala kang pinag-aralan. Huwag mo sabihin napakaraming naging babae mo. Huwag mo sabihin nakaliwa ka, babae ka man o lalaki. Huwag mo sabihin nilapastangan mo ang magulang mo. The grace of God can take care of that. Gusto mo magbago? The grace of God can take care of that. Sabihin marami kayong tato. May higaw kayo. The grace of God can take care of that. First things first, magpayakap muna tayo kay Lord. Yung pagbabago, seryo niya. Hindi natin kaya magbago. But because of His grace, so much grace, alam ni God kung gaano kahirap magbago, but we have to start in the arms of God. Because God, in grace, wants to give Himself. Pag sinabi natin kaloob na malambayad, yun ay si God. Mismo. Hindi yung nagpapabayad si God. Isa hong privilegyo ang maglingkod sa hari ng mga hari. Dahil tayo po, kung naranasin na natin ang grace ni God, tayo po ay ginagawa niyang mamamayan ng kaharian ng Diyos. Kapatid, hindi ko alam kung anong pinagmulan mo, anong naranasan mo ngayon. Mare kong ibasis sa nangyayari sa ating bansa. Pero sabi nga kanina ng ating mga kabataan, unique ang bawat tao. Unique in a way na iba-iba tayo ng pinagdaraanan at iba-iba rin tayo ng pagharap sa ating kinakaharap na pinagdaraanan. Pero isa lang ang totoo at pareho sa lahat ng ito. We need the grace of God. We need the grace of God. Huwag na huwag tayong maging mayabang, yeah. Or huwag mas mataas yung standard natin kay God. Simple lang ho. Kanina, tinanong ko, how does grace work? Sasagutin ko na sa ngayon. How does grace work? May parang kong si God dyan. Tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas ng Panginoon. How it works? Ito lang nakakaalam. Para kayo nagtanim ng butil sa lupa. Alam nyo ba paano tumutubo yun? Hindi, makikita nyo. Umuusbong. At yan din ang mangyayari sa atin. Minsan gusto nating alamin lahat. Alam, minsan, kailangan nating di malaman yung iba para magkaroon tayo ng pagtitiwala. Ipagkakatiwala mo ba ang buhay mo kay Jesus? He has so much grace. Isa lang ho, ang alam ko, nang ipinagkatiwala ko ang buhay ko kay Jesus. Ayan o yung patotoo, yan. Nanay at tatay. My mom is 82 years old. My dad is 79. Malakas pa ho sila. Malakas pa ho silang kumain hanggang ngayon. In 1997, I made the covenant to the Lord. Sabi ko, Lord, huwag mo lang pabayaan ang magulang ko. Pakainin mo lang sila, gamitan mo lang sila. Huwag mo lang hayaan sila, ingatan mo ang kalusugan nila, maglibing ko doon sa'yo. Hanggang huling patak ng dugo nila. Alam nyo, kahit pumapalpak ako, grabe ang grace ni Lord. Why? Kasi nakikita ko yung evidence. Kahit pumalpak ako, si Lord kailanman hindi pumapalpak.
Kung gusto mo ng pasiguruhan, gusto mo ng assurance and insurance, kay Lord ka na. Kasi yung premium ng insurance natin, kayo nagbabayad, hindi tayo. How you grace, dinideposit ko niya sa atin. And anytime we call, anytime we want to change, anytime we want to make a covenant, God will answer. And He will tell you what to do. Kung gusto mo magsimula muli, sabi ko nga, how does grace work? You confess with your mouth and believe in your heart that Jesus is good. Kung ikaw yun, I would like to invite you to stand and experience the grace of God. Right now, where you're sitting, you just stand up and experience the grace of God. Kaya mo, maranasan mo yung grace ni God na parang yung bunsong anak. Sipin mo, yung bunsong anak, sabi niya, Lord, nagkamali nga ako, babalik na lang ako sa papa. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Nais niyang ilagay muli sa puso mo na ikaw ay anak. Pinong mahalaga po na maisuko natin ang buhay natin sa Panginoon at maranasan yung grace niya. Bakit? Tayo ho kasi yung patotoo na ang grace ng Panginoon ay buhay. Kung ating aabutin ang ating komunidad at nakita na guys natin ito magbago, tayo muna. Pag nakita ng mga tao pagbabago sa atin, dati yan yan eh. Antik yan dati ah. Paano naging maayos ang buhay niya? Because of God's grace. Lasing gero yan dati ah. Because of God's grace. Babaero yan dati. Ang daming pinaiyak niyan dito. Ang daming anak niyan. Iba ibang babae. Pero nagbago. Today, experience the grace of God. And you will never regret. Hindi ho kayo magsisisi na sinabi nyo kay Lord, Lord, ano ka, ikaw ba yung putso? Ikaw yung pangalan yung anak? Isip talipin ka ba? Mayabang? I don't know. All I know, ano man ang pinagdaraanan natin, maayos man ang buhay natin sa ngayon o hindi, we need the grace of God to move on. So first things first. Open your mouth and pray with me. Lord Jesus. Lord Jesus. I have sinned against you. Sinned against you. And heaven. Heaven. I give myself to you. I give myself to you. Make me a son once again. Make me a son once again. Put your seal of approval upon me. Put your seal of approval upon me. I want your grace. I want your grace. I am receiving it right now. I am receiving it right now. From where I am today, I can move on. I can move on. To what your plan is for my life. To what your plan is for my life. Let me pray for you. Lord God, I bless these people. Pinagpapala ko po ang bawat isa dito na maranasan nila ang grace mo. Ang mga sandaling grace mo.